Diba, perfect na? Ayan, good afternoon. Good afternoon ba rin? Baka 4 PM na. Yeah, good afternoon, guys. Naku, kailangan natin bigyan support ang Blacklist International ngayon against Echo. Ayan, okay. Mahina. Alin ang mahina? Isa kasi dito sa playstyle ng Echo na napapansin ko is aggressive sila sa early game. Yung stream? Mas snowball potential. Yun yung reason kung bakit nakakuha sila ng mga 9-minute games. Wait, less than 10-minute games. Kasi nakukuha nila yung early game. So, ang tansya ko dito sa Blacklist. Mahina do audio ko. Wait lang, nalitan na ako. Sasabayan nila yung init. Sasabayan nila yung momentum. Ayun, mahina din MPL bid. Or nag-enable para magawa mo yung successful sa Rafaela Pick. Ayan. Combination with the Paquito. Okay na ba? Iikot lang dito. Yan, bawi tayo, ma'am. So, kaya, kailangan bumawi ngayon ng, ng Blacklist as in. If hindi sila makabawi ngayon, medyo mahirap. Mahihirapan na sila kasi, ibig sabihin noon, halos nakalaban na nila lahat ng MPL teams. Kasi it will means na natalo na sila ng, ng more than half ng kasali sa MPL, which is bad. Okay na ba? Naku, mag-enjoy ka siya, Juarez. Huwag ka nang manood ng live. Nagagamit ko before ng entry or ng MPL season 9 na naging beneficial to kung paano naging mas mabilis ang pag- Mahina daw sa game. Legit. A Lancelot. One thing na pwede lang i-deal or parang capitalize on is the rotation. Since may Rafaela sila, with also the true damage na pwede ibigay sa isang Karina, meron ng one hit pwedeng hold or counter dito from a Jawhead and ayun. Yan, nilakasan ko na. Walang sounds cast. Wala daw sounds. Wait, walang sounds or mahina? Walang okay na ito. Hanggat kaya pa ito photo nila. I think walang OE yan ang gusto nila. Hirap din pala hindi ng sounds. So yan, okay na daw, sabi ni Gracia. Bali po na tayo sa drop pa. Okay, auto ba ng Echo yung Povius since day 1 yata? Auto ba nila yung Povius? Mabans sila ng Esmeralda lately, yung Echo. Lilia din. Actually, yung tatlong ban na yung lagi nila binaman pag first pick sila. Blacklist, Selena, Valentina Chu. Shucks, hindi ko nakita yung ano. Oh! Ano? Mahina? Legit? Ay hindi, alam ko na kung ano yung kailangan kong lakasan. Kasi nakatodo na siya. First him out, while yung blue naman is yung siya yung magza-zone, mag-help sa welcome to preparation, welcome to position. Maganda lineup ng ano dito. Maganda lineup ng ano ng Blacklist, actually. Yeah, sobrang perfect ng lineup ng Blacklist for me. The last time, ano? Nag-rapan na. Actually, sobrang bet ko ang lineup ng Blacklist as in. Ang magiging problema lang nila dito is yung early game ng Jawhead plus Eudora and yung early game ng Lancelot. Actually, pala medyo problematic yung early nila. Pero kaya nila sabay sa early gamit yung Rafaela siya Karine. Late game, lamang sila. Kasi ano to eh, Alice against ano? Parang walang papatay sa Alice ni Oheb. Yun nga eh, parang same pa din ang formula ng Echo eh. Comfort picks tayo, kuha tayo ng mga kaya to guys, energy ball muna tayo sa Blacklist. Kailangan yung combo. Ay, sorry. Ako, akala ko ako ipapanoorin nyo. Show sila. Kailangan yung mage, instant burst. At isa na to, biruin mo, Eudora. Yeah, Eudora and Jawhead, classic yan, classic. This time, susubok ang Blacklist International ng counter dahil nga dito sa Karina na to. Mm-hmm. Stage right now. Nice! Mauuna ng bahagyan. Nice poke. RLTZ, a skill year. Bantayan mo lang yan, Dex. Si Yawe, tama. Kuha ng Lizard this time. Hmm. Dito kay, wag lang sila magpapa-early. Wag lang sila ma-earlyhan ng Echo. Goods na to. Yan, hindi natin kasama si Wise King kasi nasa Nueva Ecija siya. And shoutout kay Wise. Yes, I miss you so much. Wika na. Ayan lang, kailangan lang nilang iwasan talaga yung early ng ng Jawhead, ng Eudora, and ng Lancelot. Pag naiwasan nila to sa early,
the time for Blacklist International to respond. Basta maiwasan nila ng ano, ng early lang, lalaki at lalaki na yung chance na manalo sila ng lead game. One thing na maganda sa Eudora is yung passive, yung bouncing electric ball. Kailangan mag-4 ni Oheb. Pag nag-4 si Oheb, kaya-kaya na itong ano, Yuzong. Once na mag-proc yung superconductor, minabahayan siya ni Lance. Yung passive na meron yung Eudora. Yun lang, daming hindi nakuha. Yung mga kalaban. Daming hindi nakuha, nakapag-fleeting pa. Down mo sila, so magiging enough ba to sa side ng Blacklist. Remember, kailangan lang mag-pour ni Oheb, mag-pour lang si Oheb dito. Pagdating sa Alice, so magandang investment na naman para sa Blacklist International to. Maganda rin kasi yung ano yung Jawhead. Wait, Turtle. Yung file, gumamit siya ng Blood Oath. Pwede niyang paalisin ka agad. No? Oo. Nice! Oh my God! Grabe yun, grabe yun. Mahirap is still ng Lancelot na may ano, na nagda-turtle. Para makakuha ng burst sa side ng Eudora. And pag with that ejector, mas madali niya makakuha ng proper setup for the burst. Gem, para mag-pour lang, oh, mag-pour lang. Yan, okay na to. Di na siya kayang isolo kill ng Yuzong. Mapapatay na lang si Oheb dito pag may clear sa mid. Pero yun yung sinasabi natin. Early. Okay lang, 1-1. Tang for... Ay, nako, nice. Pero Kevier, right now, Shadow Strike sa mukha. 2-1, Blacklist International. Kain tayo guys, habang ano. Ngayon pa lang kami kakain ni Grasha. Archie, ang ganda ng follow-up. Ang ganda naman yung second skill. Yeah. And possibly, ang ganda din. Nakain na ako. Oh my gosh, wag. Ang pag-drop ni Kevier ng Shadow combo. So that physical, true damage penetration. Actually, parang walang papatay kay Kevier dito as in. Nakikita ko walang papatay kay Kevier. Lalo na sa naka-early siya ngayon, nakakuha siya ng kill. Pagtali-tali lang to ni Kevier. Oh my nice. God, solo kill! Classic Edward versus 3 Mortis eh! Parang yung ano yun eh, throwback ng Sith. Oh, nice picker. Classic Edward versus 3 Mortis ng Season 7. Naalala ko yung mga TV-TV moments nila. And alam ko, pakita na si Edward nun eh. Sobrang lamang toss and... Ay, mayroon silang ano. Lamang kasi ang Eve against ano Eudoras in sobrang lamang. Yeah, maganda nga rin yung ano eh, yung rotation dito ng Blacklist International, especially with Edward na nakakuha ka agad siya ng isang kill at on top of it. Yung ina-expect naman solo kill niya yun. Ang hirap kasi masolo kill ng Blue eh. Napansin natin na kapag nakakuha ng experience natin si Blue at sumasabi. Pero solo kill niya. Ang hirap niyang control. Which is super duper mega good. So ang kailangan na ng Echo ngayon is makakuha ng... Okay, hindi nagagang si Oheb, which is good. Hindi sila nakakapuha ng... yung mga amba ni Yahweh tapos pag ito naretrihan na naman isang beses pa lang nangyari yun ay hindi mahirap to bibigay nila to ito rin yung makukomment ko sa Echo yung mga ganyan kasi pag ilaban nila to dito sila may chance na ay na wait lang buhay buhay GL card GL card wow kaya may tinatawag grabe guys. Grabe! GL Card swipe at us in! Kondi pa. 8 minutes lang walang namamali sa Blacklist. Sobrang laki na ng chance silang manalo. Kasi hindi naka-early si Carl. Tapos namatay pa si Carl. Subukan niyang iwasan yung Thorndrose. Butas hindi pa namamali si Kabir. Hindi siya umatake after yung mga basic attacks ni Carl TC kasi pinivate niya ma-proc yung Blade of Dance, wow, yung Dance of Blades para maka-reflect siya ng damage. At ang ganda din ang sidestep niya, na naiwasan niya yung... Pinahiram ko yung GL card ko kay Kevier. Sabi ko, Kevier, ano ikaw muna gumamit ng GL card ko. Laki ng lamang ni Edward kay ano, ito ni Maro. May heal din mula kay Dexter, so medyo bumabalik. Perspect glue to, no? Parang nahihinaan ako sa Blue ngayon. Parang kaya na siyang sabay ng mga explainer ngayon. Dito natin nakikita ang Blacklist Kevier and Carl TZ Showdown showing the mastery of assassin heroes. Alam, pinapakita nila kung pwede nilang kung paano nila gamitin at the right time. Laker ba yun? Ay, hindi. Nice one! Real world manipulation. 6 minutes in. Familiar sa atin itong sama-sama ng apat na kanilang ginawa. After nilang mamita si... Parang Oheb game na to ah. Oheb game na to. Nakikita ko. Ubi time na ba talaga?
tingin ko, it's ubi time na eh. 6 minutes in na. Ito mapansin natin na hindi nag-aksaya ng cooldown si Tom Blacklist International. Kahit siya... Ubi time na to. Basta mapigilan lang nila yung trio ng ano, ng Echo. Para lang makahabol. At lumamang lalo sa network against Echo. This is Blacklist na, nako, mukhang yung struggle nila nung mga nakaraang araw ay talagang kakalimutan na nila. Nahihirapan si Yahweh, oh, against ano eh, oh, against Rapa, hindi siya nakakabuli eh. Paano nila to makukuha? Nasa likod si Tripar, yun na yung slam slam. Ayun na din yung ultimate, nagkita ko na si Red Fury. Kevier ngayon. Yan, assist ng Eve. Patay si Kurt. Ay, hindi, may blinker. Nice one, Ben is dead. Ah! GL card! Sorry, kami yung may GL card ngayon. Di pa. Grabe, nakita niyo yung team fight na yon. Wala pang blue si Oheb. Walang nakaburst sa kanya kasi wala namang bawas yung ano, yung Echo. Ang bawas nila is DPS. Wala silang burst. Technically, ang burst lang nila dito is ano, is Eudora and yung ano, yung Lancelot. Kung ang iba-burst nila, kasi isa lang yung matatarget niyang dalawang yan eh. Kumbaga, pag binitawan na nila yung skill nila sa ibang ano, member ng Blacklist. Libre na doon si Oheb, kaya nung clash na yun, tignan mo, libre siya. Iwasan niya lang magpa-burst sa ano, katulad nyo, no? Literal na isa lang ang kayang i-burst ng Echo. Kung isasabay yun to ng Blacklist na ano, 3v3, 4v4, or 5v5, isa lang ang mapapatay nila doon and then uubos nila ng kakampi ng Blacklist. Makakakita na tayo kasi pumipilit yung Echo TDC eh. At ngayon, nasa 8 minutes na, kumusta na yung mga items kaya natin, pare? Makikita natin dito, Blacklist International, kaya kinakapitalize nila yung nangyari nung early item nila. Aggression sa lahat ng mapa. Yung duo ng Dexter and Haji plus Edward, nakikita... Piling ko wala nang babatay kay Kevier din eh. Nararamdaman na rin na... Kasi pag si Kevier ang winners nila, edi wala. GG sila. Bahagyang network team yung Blacklist International transitioning into the item saver on. May clock na gagawin si Edward. Pero pinake at nakukat ng ejector. Tower, dadali rin yung tower. Yung dragon ay lumilipad lang. Yun nga yung sinasabi nating flashy plays para sa Echo. Grabe talagang mag-boost si Carla. Sugutin nyo kami and Yawi with the perfect ejector. It's... The combo na kailangan... Skillan nyo lang guys, there's no need to force clash. Dito, the combo counts for each skill na pwede nang gawin sa Blacklist International. Could be an advantage, pero... Sa level 10 si Oheb. Okay. Pili ko mataba si Oheb eh. Mataba si Oheb, nakita ko eh. At nalaman din ng Echo, na hindi na ata gaganin... Hindi naman basta-basta makakas ito si Yao. Ayo, patay, walang clicker. At ejector natin doon sa tower. Yun nga lang, going back, mauuna at mauuna talaga si Yawi. Kaya sabi ng Blacklist, hindi pwede Yawi. Sabi nga na yung... Parang pre-lord to ah. Ay hindi, meses si ano. Yep. Ay walang kasi si Benny. Reverse combo ang ginagawa rin dito. Magkaka-clash to. Sa Blacklist ang gaya-respond din naman. But mukhang magkaka... Sige, meron kayong Rapa. May blue pa si Oheb. This is the Lord. 12, o ano? On the Lord. 3 mark, pumasok ngayon. Ayun na. Yung Lord! Tusok ng pinas siya makakuha ng Lord this time. Pulado si Oheb. Pero meron siyang ultimate. Nagsama-sama na ang Blacklist. Healing galing para kay Dexter. Carl Tizzy. Ginamit pa yung crab para kamag-dash out. Wait lang, sino lamang si doon? Pero ayun na naman yung ejector. The reverse combo. Pero lang, piling ko lamang Blacklist doon eh. Out, regardless na kuha nila yung Lord eh. Edward Balboa! Kamuntikan pa si Carl. Buti na lang tamo, my Lord, ang Echo. Kasi nakaka-skill si Oheb eh, oh. Tapos nagkaka-item si Kavir. Tsaka si Haji, hindi namamatay, oh. Tayo ng bahagyang hope. Lamang sila ngayon sa pag-control ng map. Ito ang binipo nilang lakas para makabawi sa mga pagkakamali nila on how they started this new code. Blacklist International. Kung nakuha ng Blacklist yung Andon, kung nakuha ng Blacklist yung Andon, tapos na to. Hindi naman may Eve sila, oh. Lord plus Eve, easy and yan. Lalo na lineup ng Echo, oh. Wala silang pang depo, kailangan nilang mag-dive in sa ano. Kailangan nilang mag-dive in kay Haji. Ganda natin ni Haji. Lumalayo ang labang ng Blacklist International. Echo naman nakakakuha na siya ng unting-unting items dito kay Carl Tizzy. Almost
finishing the endless battle and maganda item niya G, mahirapan siyang i-burst dito para okay. Makakuha ng burst. So tingin ko Echo, kailangan na nila makakuha ng magandang pick off. Tulad niya sabi ni Manjing kanina. Pero ingat pa rin sila kasi wala sila masyadong gold. Maging priority dito ng Blacklist. And share yun magiging priority dito ng Echo na makakuha ng info. Si Yahweh at si Kurt. Si Yahweh at si Kurt. But then again, para yan, enjoy! Enjoy kay Danery James! Hangin dito, lakas. Normal lang daw yan. Paano ang dami? Bundok na yan eh. Puro ano, nakita ko puro puno. At ni Edward, wala pang depths yung MB3. So naka-mode ngayon. Oo nga no. Ang tatlong MVP. Buhay to. Let's see kung kaya nila dalhin. Buhay. Kaso inapat na pati ko atas. Hindi, goods lang, worth it. Pasag second tower, oh. Echo to take down on one, but Blacklist prioritize natanggalan ng isa pang or pangalawang tori ang Echo trade. Para magkaroon ng magandang trade and also control of the map. Popor? Hindi nila mapopor yan. Okay, so away ng Echo na dangerous na tong tatlo. Dangerous na tong MB3. At ngayon, ang ginawa nila kanina was to take a four-man gank and then create space. Kasi yeah. they know na pwede magsama-sama anytime ng Blacklist at low easy. Kung baga pag nagsama... Alis na niya na? Alis game to, Alis game. Lalamang ang Blacklist lang sa huli. Alis... Ay, naku yung sinasabi ko. Hindi, Winter Truncheon! Oh my God, full HP! Ay, nawala na papatay kay Oheb. Wala na silang burst eh. Magkaroon lang siya ng blue. Kinabahan ako kay Oheb! Ay, yung sinasabi ko makapatay lang sa kanya eh. Pag siya yung na-burst ng Lance, saka ng Eudora. Pero grabe yung Winter Truncheon. Gagi, nagulat ako. Tapos katabi niya pa yung glue na naka-SS. Na full HP talaga. Grabe. Na magiging casual dito sa side of Echo. Ngayon mukhang ang Blacklist International makakuha na magandang pwesto in taking this Lord. Yeah, at gumaganda na rin talaga yung item dito ng Blacklist International. Kahit si OM, malapit na siya sa kanyang Winter Truncheon. At kapag nakuha na yung Winter Truncheon, naku, ingat ha! Ingat kayo kay Carl! Maano yung Lancelot yan? To play aggressively, especially... Yan, maghiro kayo! Pwede naman pala gamitin. Nice one! Hindi na makalapit, nagtatabi-tabi na. Gigi! Jojie, wala nang papatay kay OM! Oh! Yun lang. May mabe-burst at mabe-burst talaga isa-isa. Nice one! Wait! Susugod pa! At tusok ng Pinas! Phantom Execution tusok! Flinger up para kay Aji! Void Crystal Slow! Blowing Blood kay Owen! They were Lord pa din! Sumama lang sila sa Lord, sure win to. Kahit ako, hindi ko rin nangyayari yung teamfight. Ito is yung Echo nakipagpalita na sa pakan dito sa Blacklist International near the Turtle Cave. Kasi ganun ka-crucial yung next Lord dito kasi Luminous Lord na siya. Kailangan ng dalawang teams na mag-push or mag-destroy lahat ng outer turrets para mas maging successful sila sa pag-engage. Naku, tumama kayo sa Lord! Kailangan nila mag-clear out lahat ng mga outer turrets. May imp kayo! Ni Haji. Pero ang sabi naman ng Echo, sige, mag-reply tayo. Kukuha tayo ng... Sure ba sa sure na makakabasa sila dito? Kasi, ang kailangan nilang gawin dito, kailangan na nila protecta yung Lord. Aalalayan lang ni Kavir yung Lord or ni Rapa. Aga sa makabot ng base. Oh, sakit. Oheb, preheat. Naku, na ba to? Oh, shit, na-burst! Naalis. Oh my God! No! Oh no! Lumamang ang tusok! Ay, yung sinasabi ko na kailangan iwasan ni Owen yung burst ni Carl tsaka ng Eudora. Sakit naman ni ano ni Kurt. 10 seconds! This was all Blacklist from the beginning! Pero sabi ng Echo, holy shit! Oh my God! The reverse combo. Bawi. National. Naging grabe. Echo to strike where it's hot. Echo Philippines. It was all Blacklist. Hindi actually may disiplina sila.
talagang maganda ng ginawa ng Echo Light, yung targeting nila, napatay nila si Oheb, na-burst ang Idora, na-bato. Grabe!